pumasok ako. So, dumating na yung ating bagong Bluetooth printer para i-connect natin sa Doibers. So, buksan na namin. Bili ko sa Shopee nito 1,200. Receive na sa akin. Pero handa mo. Saan natin? So, gawin natin yung full setup kung paano i-connect dito. Siguro, susunod ang next phase is yung pag may cash register na. I-connect din natin. Makatulong sa mga negosyo nyo. Last time, meron nga parang nagtanong sa akin paano magdagdag ng staff sa mga employee din sa Loibers. So, ngayon, sabi ko lang, since may bayad ng after 14 days, may bayad na yung employee management sa Loibers. Kasi ang issue is kung naka-owner kasi yung POS natin, pwedeng yung staff natin mabago niyo yung inventory, pati yung mga ibang settings. So, ang sabi ko na lang, since mababago mo lang yung mga settings dun sa site niya, pwede niyo na lang i-block yung site itself dun sa tablet na yun para hindi niya ma-access. So, yung turo ko lang sa inyo kung paano i-block yung site na yon. So, para makapag-adapt kayo ng isa pang device, say for example, isang device para dun sa staff mo, isang device sa cellphone mo para ma-monitor mo. So, punta ka lang sa, i-click mo lang tong tatlong line sa may upper left, then set, then back office. So, pupunta na siya sa back office. Dito nagkakaroon ng ito yung part na nagkakaroon ng ng problema kung naka-owner set up yung account dun sa staff mo. So, yung sinasabi ko kanina, pwede mo namang i-block tong site na to dun sa device niya. So, pag-usapan muna natin is idagdag yung device na yon para maka-access siya dun sa Loibers. So, tatlong line ulit. Yan. Then, scroll down. Settings. Then, ito. POS devices. Yan. Under stores. Up sa taas ng help. So, yan. Pwede kang mag-add POS lang dyan. Ngayon, dalawa yung naka-activate sa akin. So, kunyari, mag-ana tayo. Mag-add tayo ng POS. Add POS. So, staff. Save. So, yan. Si staff. Since nakaganyan lang yan, kapag nilag-in mo yung staff na yan dun sa isang phone. Kasi kapag isa lang ang POS mo diyan. Isa lang ang cellphone na pwedeng maka-access dun sa Loibers. So, ang sense nito, kailangan mag-add POS para sabay kayong pwedeng gumamit ng Loibers. Sa amin dalawa lang naman, ito 'yung pangalan, EJ sa katong iPad. So, 'yung isa gamit ng staff iPad. At 'yun. So, pag-assignin mo, ito makikita mo. Kung naka-add ka na ng POS dun sa settings, may mili ka ngayon. Ito yung na-add natin kanina, yung staff. So, POS 1, si EJ, sa staff. So, try lang muna ang POS 1. Continue. So, tatlo na yung device na pwedeng maka-access dun sa Loibers sa isang account lang. So, doon ka na mag-add
nung user niya. So, iyan mo yung select. So, sa time ano, yung pinakauna lang, time. So, para malaman mo kung anong time na i-block mo yung site na yon or application. So, itong days muna. So, click mo na lahat yan, lahat ng days para lahat ng araw hindi niya ma-access. Then, yung times. So, 12 to 12 na lang natin i-set. So, 0, 0 to 12. Tapos, 12 to 0, 0. So, yan. Nakita niyo yung linya na yan. Kulay pula na lahat. So, 24 hours na siya. Una, 0, 0, 0 to 12. The next one is 12 to 000 para buong araw naka-block siya. So, click mo na yung save. So, ngayon, anong website da yung kailangan natin i-block? So, punta tayo dun sa Loiverse. Ito yung site na yan eh. Kaya lang ha. Punta muna tayo dito sa dito. Back office. Yung site na yan. Yan. Dapat ma-block natin tong dashboard na to. Tala, nag-loading. Okay. Copy URL. Ipasa mo lang dun sa app-block natin. To website. So, it's either application or website. Application. Pwede. Website. Yeah. Then, paste. Paste mo, save. So, web. Lahat, i-check nyo na to. Launch, application, website, profile name. Lagay mo na lang to is Loiverse. Then, create. So, go settings. Kailangan nyo daw nag-run over the app. I-on lang natin to. So, ginagawa na ito sa ano, sa Android. App-lock. So, on nyo lang daw yan. Okay, accessibility. So, yan. Nagawa na natin yung Loiverse.
So ngayon, try natin pumasok dun sa Loyverse na, na site. So, punta sa Loyverse. Okay. So, kung i-try niyang pumasok ng back office. See? Yan. Naka-block na siya. Hindi niya na talaga ma-access yan. See? So, ganun lang kasimple. So, kahit di na tayo magbayad, hindi niya na limited na yung access niya dun sa settings. So, ang gawin nyo na lang, itago yung application app blocker. Ito yung app block. Itago nyo na sa mga folder para di nyo rin makita. That's it. Ah, ito ang bubuksan. So, yung connection sa likod. Parang tape para maglapat dun sa pinaka device. So, let's try. So malamang ito, charger na lang to. Portable na portable, napakaliit. So ko try kong paano ba natin maihahambing. Tingnan mo ito, ano. Susi ng motor sa kalahati lang, portable na buhay na ganyan lang, maliit lang. So try ko na yan, naman na. So speed, nag-inip siya. DIY ulit, destroy it yourself. So yung pagbukas nung papel doon sa loob, kababa lang to. Pagkababa, yan, mag-click na. Click. Pagbukas na. Oops, hindi pala siya. Akala ko yung resibo free. Ito lang pala yung resibo. So ang nasa loob is meron siyang self-test. Okay, self-test. So tinanggal ko to parang tinest nila bago i-deliver. So nakalagay naman completed. Completed. So iliload ko lang tong receive na finance. So malamang ang paglalaga ay talaga. So, tuwa kayo ng konti. Hindi. Dapat isa pa. Parang hindi ganun. Hirap siya. So, dapat makaganyan siguro. Para mas madali. Parang nakadila. Yan, nakadila. Nakadila. Parang mas madali yung roll doon niya. Pag ganyan lang. Siya. Struggle still. So, nawawala. So, kaya siya nagbibip. Kasi wala siyang papel. Siguro yun yung sign na wala. Ubus na yung papel. So, sarado na. Pag sinarado kasi. Oops, yan. Pag pinifeed. Ay, legit naman. Pero lang. Babalik ko lang. Tapos, i-coconnect na natin.
titira lang kayo kung yung battery niya tumatagal. Kaya ba na isang araw kapag tuloy-tuloy yung printing. So yun na. Binalik ko lang. Sayang kasi yung papel eh, para pan-test natin. So, click. So, wala na siya. So, try na natin i-connect. So, naka-agree na siya. Ito kaya nag-blink to kanina kasi wala akong papel. So, yun lang natin yung Wi-Fi ay yung Bluetooth. So, search natin is yung MTP. Refresh natin. Ito, MTP2. Click nyo lang yan. Yan yung printer. I-repair nyo lang siya. So, ang code nya dun sa resibo is 000-40. 1, 2, 3, 4. Then, okay. So, yan na. Since naka-pair na siya, punta na sa Loiverse. So, dyan. Loiverse. So, ngayon, punta ka sa settings. Ano? So, sa pinaka, ito yung pinakaan natin, ha? Pinakaharap. So, pinutin nyo yung tatlong line sa taas. Then, settings. Then, printers. Add printers, yan lang. Yung pinaka, yung plus sign sa may baba. Name, send. Okay. Printer model. Wala yan dyan. I-other model yun na lang. Other model. Then, Bluetooth. So, una name. Printer model. Then, interface, Bluetooth. May tatlong option. Ethernet. Bluetooth USB. Bluetooth tayo. So, search natin. Search si MTP. Ayun, MTP2. Click nyo lang yan. So, ang ano natin is 58mm. Yung sukat ng papel niya. Tapos, advanced settings, tingnan natin. Print width. Okay na yan. So, meron pa siya dito sa drawer. Commands. Next time, kung mayroon na tayong cache drawer, gagawin natin yan. So, print receipt. Ayun pala, meron palang automatically print receipt pagka new sale. Okay, print test tayo. Okay, gumana siya. So ngayon, try tayo. Ah, save muna natin. So make sure mag-print test kayo. Nag-print naman siya. Then save. So nandiyan yung senda natin. So, yun na, try natin kung banana. Banana. Tama tayo. Cute. Ito yung ginawa ko interface. So, pinag-grupo-grupo ko siya. Yung mga cute, yung mga advanced, yung great, saka yung premium. Ito yung great. Tapos yung mga flavor. Ito yung mga premiums. Yes. Para madali na lang. Mga add-ons. So, sa cute. Yan, napupunta po na doon. It's charge, then cash. Para natin is cash. Ayun. Nag-print.